Hi, welcome back to our channel. And for today's video, ipapakita natin yung isang panibagong reaction video na naman. Na papakita natin kung ito yung pinakapatok na negosyo na pwede nating gawin o bilihin. O kung meron ka mang computer shop or com shop, pwede mo itong ilagay kasama ng mga PCnet mo. So, eto na. Ilang games po ba ito? 12,000. Grabe, malilibang ka pala di. So, actually, ito ay isang Xbox arcade machine na I know familiar sa mga batang 90s kung naglalaro before ng mga PS1, PS2. Ito ay kasagsagan din nito kasama ng mga Xbox at yung mga Nintendo at mga iba pang mga arcade machine. So, talagang mare-remember mo talaga yung kabataan mo kapag ikaw ay naglalaro nito. Ito, no? So, credits din pala sa owner ng video na ito from Solid Classic Bicicleta. So, credits for you, boss. So, it's a reaction video lang for your video. Ito mag-business, no? Pwede. Nasa bahay lang. Nauna rin yan bago masira kasi hindi kahit ganun-ganunin mo siya. Oo, kasi bata, di ba? Oo. Ang warranty po namin, replacement, hindi po yung i-re-repair. Di ba yung sa iba po, yung warranty nila, iba, maghihintay pa pag i-repair po. Kasi pa-repair yun. Tapos ano, babayaran nyo rin yung ano, di. Wala rin, ano, parang nag-umastos pa rin kayo. Yung mga solid, oh. Dito lang yan sa Quiapo. So, mabibili pala ito sa may P. Gomez, Quiapo. So, actually, sa main channel din ni Solid Classic Bicicleta, nakalagay din doon kung saan talaga ito nabibili. So, mas mura siyang bilhin kapag tayo bumibili dyan kumpara kapag ikaw ay nakatira sa Mindanao or sa Visayas. May mga dagdag na karagdagang bayad kapag ito'y nade-deliver or additional payment din kapag binili mo ito na malapit sa iyong city. Sa P. Gomez, yan. Pasok lang po kayo dyan sa loob, mabait yung mga tao dyan. Tapos ayan po yung signboard na P. Gomez. Lalagay ko lang po sa description yung location at yung contact number. Dito lang yan sa Quiapo. Yung mga solid, pasok lang tayo dito sa loob. Mas dito sa kaliwa. Yan may repair tsaka master. So, ayan. Actually, meron silang Facebook page. I think Master Winhouse of Arcades. So, pwede nyo ding tingnan sa Facebook. Talagang pwede kayo mag-contact sa kanila para bumili ng kanilang arcade machine. Ang kagandahan kasi nito is an Xbox na kasama din yung mga retro games, ng mga basic games na dati-rati ng mga batang 90s na nilalaro pa natin. Yun o si madam. Ilang games po ba to? 12,000. Nandiyan na po kasi yung mga... So imagine yung mga retro games na nasa 12,000 games. Then I think yung Xbox games nito is nasa more or less 100 plus. Yan, katulad yun ate. Pag in-open mo po yan... So kung titingnan mo, ang ganda din ng design ng kanilang box. So pwede ding dalawang coin slot na. So ay makikita natin, I think ang hulog ata dito, 3 minutes per 1 peso. So kapag gusto mo ding i-calibrate, pwede rin. So ngayon, sa computer shop ko, hindi na ako gumagamit ng piso, yung ginagamit ko is 5 or 5 peso. Nandiyan yung mga games na nasa Pandora dati. Yung mga old games, nandiyan po siya. Pati PS1. PSP. PS2 po. PS2 po nandiyan. So, makikita natin na meron na siyang joystick at saka yung basic na buttons na ginagamit natin before. So, matibay din yan ang pagkakagawa. Yung SS3, kapag gusto nyo pong ilipat yung ano, isi-switch nyo lang po ito, tapos pwede nyo pong patpaan. Madam, ano palang name nyo po? Ate J. Anong oras po kayo nagbubukas dito, ma'am? Dito po, ano po, 9 o'clock. 9 o'clock. So, yan si ate. Actually, nakita ko din yung kanyang Facebook. So, pwede din kayong kumontak sa kanya.
kasi mas madaling cater yung mga bibili kumpara doon sa kanyang boss kasi masyadong busy. So actually ipapasa din kayo sa kanila. So sila yung mga staff ng Master Win Arcade of House or House of Arcades rather. Clock 2. 9 hanggang ano po, hanggang 6. Monday to Sunday. Ayun. Kontakin niyo lang si Ma'am. Opo. Ayun. Gusto niyo po mag-check dito. Pwede rin ito. So, ayan, sino ba naman isang set po na ito magkano? 18,000 set. 18,000. May warranty ba yun? Mayroon po. 1-year replacement po kami sa unit. Ah, 1. So, imagine 1-year replacement. So, ayun. Pwede mong ipabalik sa kanila kung sakaling may mga sira. Yeah. Tapos, ano po yan? Kasama na itong mga ilaw-ilaw na to, all-in na talaga, gagamitin na lang. Opo, ang puhunan. Plug and play na lang po yung bali, isaksak nyo lang po sa... Wala po yung kailangan ng internet dyan. Ah, wala. Hindi lang po. Kasi naka, ano yung mga games, yung naka offline games po. Tapos pag may, if ever na may sira, then, sa inyo lang. Po dito, wala pong mabayaran. Yung bali, ang pinaka-warranty natin kayo, yung console lang, wala kang mabayaran sa loob ng isang taon. Yung mga ganito, syempre, accessories, may pag nasira, ipaparefer lang po dito sa amin, 50 pesos po. Ano, oh? Ganun lang kamura. Tapos yung bayaran po, yung mga... Alam, button. Yung sira po na parts na ito, may 35, 80, 100. Hindi naman po ganun kamahal. Pag gusto nyo naman po bumili na ito, 550 po ang isa. Yan. Tapos, anong... Pag bumili po kayo nito, may extra, may libre po siyang ganito. Diba? Bukod po dito. Apo. And so, kapag bumili ka ng isang unit ng Xbox arcade machine, may kasama na siyang joystick at ang kagandahan nito is... May kadena na siyang nakalagay kasi alam naman natin kapag bata yung naglalaro, madalas nakakalimutan nila na wire lang pala yung nakatali ng joystick. So, tendency po pwede nilang hilahin. Kaya mas madaling nasisira ang joystick kapag walang mga kadena. Libre pa pong ganitong dalawa. May extra pa. Pinaka-previous niya yun. Tapos ang pinaka, itong LCD na to, ilang inch po ito? 22 po. Brand new po yun. 22, wow. So yan, 22 inches. Actually, yung nakikita ninyo, yan yung maliit na version nila. Yung sa kabila is, I think, nasa 32 inches yung laki ng TV. So, mas malaki yung makikita mo sa harapan mo. And malaki din yung box. So, actually, halos parehas lang talaga yung kanilang inputs. And kung ano man yung nakalagay sa maliit, kapareho lang din sa nakalagay sa malaki. Malaki lang ang screen. Kasama din yung punin dyan sa warranty. Arcade. Ang piso, ilang minuto po? 3 minutes po. Pero depende po sa inyo, pwede nyo pong gawing 4 minutes. Ah, na-adjust. Okay. Pwede bang ako mag-adjust o kayo mag-adjust? Pwede po. Pwede po kayo. Pero ginagawa ng customer nyo, anong madalas? 3 minutes po yung standard. 3 minutes. Bali sa 3 minutes, pag dalawa yung player mo, mayroon kang 2 piso. So, kanwari, sa piso, ikaw lang, isang player lang yan, hindi dalawang player. Hindi. Kailangan magulog din yung kabila para maging, magumana yung kabilang, controller. Eh, paano pag box lang, madam, magkano naman? Wala tayong box eh. Talaga isang set lang? 18,000. 18,700 po dito. So, yung maliit nila is 18,700 yung presyo. So, actually, nakita ko na rin yung video na ito kapag ikaw ay nasa Visayas or Mindanao. So, ipapadala nila through tracking. So, kung sa Visayas, nasa more or less 1,500 to 2,000 pesos yung dagdag. And kung sa Mindanao naman, depende kung saan, is nasa more or less nasa 2,000 to 3,000 yung tracking pagpapadala ng arcade machine na ito. May ano rin ba yan? May minimum ba pag marami? Pag marami maka-discount? Opo, pwede naman po. Pagaling ba tatlo, pwede po natin pre-deliver na kung saan po yung... Nationwide, nag-deliver kayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron naman po tayo mga cargo, mga tracking na... Basta kontakin lang po kayo. Eto madam, yung ganito kalaki, magkano naman to? 28,000. 28,000. Pero... Kasi po kasi ano yun, kung ano po yung laman neto, yun din ang laman ito, pinaliit version lang. Kasi po yung mga maliliit ang squid, yung mga iskinita, ito po yung minibili nila para hindi takaw space. Ito, pero grabe. Pero malaki naman ang space, so pwede mas maganda po yan. O kaya pwede rin pambahay lang, pwede kung trip lang, no? Meron naman po talaga po ibili pag sa anak lang nila kung hindi nila gulog-gulog sa'yo. Yan. Ngayon, ginawa. So ito, matalag magandang
pang negosyo talaga ito. And by December nga yung kukunin ko, nasa 2 to 3 units yung bibilin ko at lalagay ko sa computer shop ko. Kasi kung iisipin mo, although yung mga games dito is offline nga, kaya lang nakakainggan yung laruin. So may mga bata din na kapag nabuboard na sila sa mga online games, naghahanap yan ng ibang mga laro. So ang kagandahan din ng Xbox machine na ito is meron na siyang Tekken. I think 6 or 7 yung kanilang Tekken. Ang pinaka-latest kasi is Tekken, Tekken 8, and meron na din itong 2K23. I think depende din kasi sa kanilang nilagay na games. Nawa nila yung peso ng 25 minutes. Para mas matagal. At anak nila umuulo. Pero pwede rin iset na wala ng timer pag sa bahay. Oo, pwede po. Pwede ito lang ang pinapano mo. Pag nilagay mo ng timer, ganit dito lang. Ayan o, daming games. Ayan, daming gawin yun. Call of Duty. Oo, nandiyan po lang ako. May mga COD na. Paano pag ano? Yung ano po, yung Tekken 6. Pero nag-update pa kaya ito ng games, madam? Pwede po, kung bag may games na bago, pwede naman pong lagyan. Hindi pala casing, meron kayo ng computer. Apo. Nag-ano po kami ng piso wifi. Ah, piso. Piso net po. So, aside sa Xbox arcade machine, nagbebenta din sila dito ng mga piso wifi. Mga piso net. So, pwede din silang mag-build. And pwede nyo ding I think meron din silang mga yung pang video okay machine. So, yun ang kagandahan. Pwede kang pumili kung anong gusto mong negosyo. Nowadays kasi, napaka in demand na ng mga bendo machine, ng mga arcade, ng mga coin slot, ng mga hulog-hulog ng mga business. At ang tanging gagawin mo na lang, kinakailangan mong makahanap ng pinakamagandang location para sa paglalagyan mo ng ganitong mga business. Oh, magkano naman pag piso net? Depende po pag may box po, 16.5 ganyan po. 16.5. Anong specs na nun? i5 po. i5. Imagine, meron siyang 16,500 for the i5. So magandang specs na yun. May video card na? May video card. Ayan o. No? Ito pala, no? May mga fan. Oh, meron. Talagang hindi umiinit. May heat sink. May ilaw. Lakas pala. Ano po, yung nasa PS2 dati na laro, yung SS3, kilan dyan po siya? Tapos Guitar Hero. Ah, meron din. Bali, sinama na po siya dyan. Grabe, malilibang ka pala dito, no? Talaga, kahit pang bahay lang. Malilibang ka dyan sa dami. Ano ba mas malakas, madam? Piso net o ito? Depende po, iba-iba din. Iba-iba. Kasi yung sa piso net po, hindi ba yung mga iba nag-iba? Internet kasi, no? Pero yung mga batang ganyan talaga, ito. Ganyan. Aliw na aliw siya, no? Martin, maaalala mo talaga nung kabataan mo ang mga batang 80s dyan. Naglalaro ka ng mga ganitong klaseng machine. So, ang kagandahan is combination na siya. Meron ng mga retro machine, retro games kasama ng mga Xbox games. Dala-dala lang nanay nila. Dito lang sila naglalaro. Dami palang button din, no? Kung gano'n rin karami yung button nun. Hindi po. So, sila na bahala kung gusto nilang controller or... Cambio. Cambio. Console. Yun. 2-in-1 po kasi tawag dyan po. So, hindi na rin pala talo, madam. No, kanwari, biglang nasira to. Pwede pa rin magamit kasi meron ka, ano, yung cambio. Hindi matitenga, no? Opo. Tekken ano yan? Tekken 6. Tekken 6. Tekken 6 pala yung meron. Ayan. Dati diba 5? Pag nag-update ng games. Actually, ito ay 1 year ago na itong video na ito. So, more or less, siguro ngayon na meron na silang Tekken 7 or 8. Magkano naman? Magpaano? Pag may dati na bago. 150 po, pag new game. Tuwing kayo lang kaya yung mga bagong games? Quarterly or ano? Depende. May speaker na rin, ano? Sa TV na po yan. Ah, sa TV na. Yeah. Sir, try mo, sir. Sige, yun. Yun na sa inyo lang dyan. Tsaka ano, smooth din ha. Oh. Ano itong mga nilagay niyong pyesa dito? Taiwan o China? China yata. China. Pero pwede rin mag-request Taiwan. Pero mag-iba ang presyo. So, kung ako sa inyo, kung sakaling bibili kayo ng ganitong klaseng machine,
is huwag na kayong gumamit ng piso. I rather choose na pumili kayo ng 5, 10, or even 20. Kasi kung pwede kang mag-request sa kanila na dapat ang nilagay nilang coin slot is yung universal coin slot. At least, ang gagawin mo na lang, ikakalibrate mo na lang kung ilang minutes yung 5 pesos, ilang minutes yung 10, ilang minutes yung 20 pesos. So, yun ang kagandahan dito. Mag-ibang presyo. Oo, 62. Pag gusto, heavy duty, no? Paano, hindi naman tayo sa iba? Sige. Galing. Gusto mo na controller ito. Sige nga. Dito tayo. Sige. Ah, may switch. Oo, oh, dito naman tayo sa controller. So, yung red na switch, yun yung kung gusto mong magpalit ng controller, kung dekambyo or joystick, i-click-click or push mo lang yung red button. Ano pa mga controller niyo? Xbox lang talaga? Oh, Xbox. Galing. Okay. Sulit na sulit pala ang 18, ha? Tapos warranty. Pwede ba sila? Dito lang sabi po warranty na gano'n. Ang warranty po namin, replacement, hindi po yung i-re-repair. Diba yung sa iba po, yung warranty nila, iba. Maghihintay po, pa pag ni-repair po. Kasi pa-repair yun. Tapos ano, babayaran nyo rin yung ano. Di, wala rin, ano, parang nag-umastos pa rin kayo. Oo, so ito pala. Tapos ano, yung warranty namin, yung mga, yung unit lang, pinaka-console lang yung warranty. Ah, pero yung mga box, yung mga... Pero yung mga ano, syempre, hindi rin basta. Kanwari? Nagamit, alimbawa ito, nasira ito. Madali lang po siyang palitan. Ito lang po siya yung switch niya. Matibay na rin naman yan. Nauna rin yan bago masira kasi hindi kahit ganun-ganunin mo siya. Oo, kasi bata, di ba? Oo. Kaya inanunin yung ganito para sa mga bata kasi ginaganun-ganunin. Oo, ayun o. Tsaka madali lang siyang palitan. Pero nag-home service din kayo? Yung ano rin, na-repair, gano'n. Pwede naman po, pero pagka may bayad po. Mga magkano para may ano? Ano rin, hindi napasok sa warranty? Opo. Mga magkano? Pagka medyo malayo-layo po, 1,000 po ang sale. Pupunta si technician. So, kung ako sa inyo, is pag-aralan nyo na lang kung paano ayusin yung mga nagganitong klaseng Xbox rather kaysa maghanap pa kayo ng mga technician kasi magbabayad pa kayo doon. Hindi pa kasama yung mga piyesa na ipapalit sa unit ninyo. So, kagaya din sa amin, meron kami yung PisoNet pero kami talaga yung naghahanap ng paraan para mas ayos yung mga sira sa computer shop namin. Nowadays kasi, makikita natin ang daming mga nag-o-open ng mga PisoNet. Kaya lang, hindi rin nagtatagal kasi yung may-ari mismo hindi siya marunong magsaayos ng kanyang mga unit. Or baka hindi na bigyan ng pansin or hindi man na-manage ng maayos ng kanyang mga unit. So, alam nyo naman natin na may mga bata talaga na talagang ambilis makasira ng ganitong mga klaseng gamit. So, yun ang lagi nating tatandaan. Pwede ba makita natin yung loob nito malaki? Eh, yung padlock sa customer na yun. Hindi nyo na free. May free po kami padlock. Ah, may previous na. Ano pa mga previous nyo? Dalawang upuan po. Upuan? Anong upuan? Tama lang. Kasi yung upuan lang na... Na plastic? Yung parang ganyan po. Ah, ayos o. Sa mga gusto mag-business, no? Pwede. Pasok na pasok talaga yan. Sa trend ngayon, I know naman na talagang bumabalik na naman yung mga... laro dati na nakalimutan na natin pero ngayon bumabalik na. Kagaya dati, PisoNet, computers, and bumabalik na naman ngayon. And together with this Xbox machine. Bahay lang. Tapos. Pwede ba ipag-isa-asari kayo? Tingnan, nilatag ko lang sa inyo. Ang ano lang to, Xbox lang ang player nyo, no? Ako, Xbox po. Saan po may kita dyan yung dito mga piso sa napupunta? Dito. Ah, may box. May box po siya. Ayun. Kahit lumang piso pwede. Pwede po. Bawal lang lima. Bawal. Basta wag lang yung may daya. Oo, oh, may daya. Dyan pala yung papasok dito yung dyan, piso. Dyan. Minsan ba kung lumalagpas ba? Di naman. Talagang sukat na sukat na yan. May mga solid oh. May kadena. Talagang heavy duty. Siyempre, mga bata ay maglalaro. Yun. Talaga kahit hila-hilahin yan. Kasama yan pag binili nyo.
May upuan pa. Todo yung strap niya. Kasi madalas ito yung nababak. Ito yung nababali. Safe na safe yan, dalawa. Ganyan dito. Kasi pag wala ito, asama mo, sira agad. Ma'am, ano po name nyo? Sino po si shoutout niya? Shoutout dito sa Hotel Amindoro. Yan, dito po siya. Stop siya dito. Sa Master Wing. Tapo. Kayo, madam? Shoutout po. Shoutout sa mga taga-Bicol. Ito po. Doon po sa Inarado. Ay, sa mga kamag-anak dyan. Anong name ni madam? Ako po si Cherry Peck. Cherry Peck na sila. Stop po siya dito sa Master Wing. Ako po. Siya po yung big boss. Ito si... Hi na lang po. Ako po si John Mitch Atulido. Taga saan po? Taga dito lang po. Libad-libad. Ay, punta po kayo dito. Dito lang po, Master Wing. Kung gusto nyo po mag-anak, mag-umita, yung mga anak po, mag-umita dito. P-Gomez Commercial Center lang po. Kaya po Manila. Yun sa P-Gomez Commercial Center sa may Quiapo, Manila. So, yun ang kanilang location. So, I hope na meron kayo nakuha for today's video. So, ito, napakaganda talagang gawin nating business ito. Ay, ako na talaga nagsasabi na nowadays, napaka-in-demand ito para sa mga bata. So, hope na nagustuhan ninyo yung video and abangan nyo kami sa mga panibagong video na ipapakita na naman namin. So, it's a mix of different videos na makakatulong para sa inyo kung gusto niyo magtayo ng iba't ibang klaseng negosyo. So, have a good day, have a nice day. Bye.